Magandang araw sa inyong lahat at welcome back ulit sa aking channel. At sa video po natin ngayon ay share ko naman sa inyo yung ginawa kong diskarte dito sa incubator na ito. Ito ay in order na ni Sir Steward C na taga Batangas. So ibinalik niya sa akin to kasi pina-upgrade niya, pinadagdagan niya yung layer ng kanyang setter. Ang setter na ginamit ko dito is yung orange. Yan, buksan natin. Yan, yung 56 capacity po yan. So kada layer meron na rin siyang motor. Yan, may motor siya. So 3 layer lang ang kinaya dito. Pero 4 layer sana, kaso hindi na kasya. Ito yung para sa hatcher dati. So dalawang layer na hatcher yan dati, tapos dalawang layer na setter. So inalis ko na lang to. Ito hindi ko siya tinanggal, itong patungan ng hatcher, para in case baka gamitin pa niya in the future. Pero sabi niya, setter na lang niya, hindi niya daw niya to lalagyan ng hatcher. Pero hindi ko na rin inalis kasi hindi naman to makakasagabal dito. Tapos ito kasi dati, di ano pa siya, salpak pa yung wire niya. Share ko rin sa inyo yung ginawa kong diskarte dito. Para kasi ang inilagay kong thermostat dito is yung 7801A. Kung maglalagay kasi kayo ng limit switch sa ganitong tray, tapos ipaparallel nyo lang lahat sila, so hindi gagana, continuous lang ng under kahit may limit switch. Kasi kahit pare-pares ng RPM ang ating motor, ay hindi pa rin yan magpapanabay ng ikot kasi wala naman tong capacitor. Minsan iikot siya ng counterclockwise at iikot siya ng clockwise. So kung mapapansin nyo, kada layer meron tayong relay. Tatlong relay, isang relay para sa tray. Yan, tatlong layer siya. Kaya tatlong relay din. Tapos yung kanyang, ayun, meron siyang contact siya. May contact switch siya dun. So pag hinila mo siya, matik, itong ating motor, wala na siyang, wala nang dumadaloy na kuryente dito. So ayan, ganyan yung ginawa kong diskarte. So yung black na yan, ano yan, PVC yan. Ito, itong kulay itim na to, saka yung sa loob na yun, PVC yun. Tapos ito na yung contact nya. Ayan, wala na siyang kuryente. Kasi dati pag hinila mo siya, may huhugutin ka pa na nakasalpak. So ito, ayan, susulong mo na lang siya. Pag sulong mo sa kanya, so yun, wala na siyang wala na dumadaloy na kuryente. Saka dito sa second layer, sa second layer po ganun din, wala na rin siya, hindi na rin siya disalpak. Tapos ito third layer, kung halimbawa na pwede siyang lagyan ng hatcher, ayan, pwede pa rin siyang ilagay dito. So hindi ito yung kanyang water pan. Ang water pan niya dito nakalagay. Tapos automatic na rin, may floater na siya. So hindi lang isinama ni Sir dun nung ibinalik itong unit. So maganda ang hatch rate nito nung yung feedback sa akin. Okay naman daw yung hatch. So dun sa diagram nito, hindi ko pa siya nagagawan. So ganyan po ang diskarte ko. Halimbawa, lalagyan nyo siya ng limit switch yan. Lahat po may limit switch ang motor nito. Tapos ito, ganito na yung aking ginawa. Ayan, ganyan po. Andito na yung kanyang contact. O, tatlo lang yung contact nya. Kasi nga 2-wired lang po yung ating motor. So nakahinang na siya dito. So tatry natin, iseset ko muna to ng every 2 minutes magta-turn siya, o every 1 minute para mas mabilis. So dito sa baba na to, pwede pa rin tong salangan ng hatcher. Ayan, kaya hindi ko tinatanggal itong patungan ng hatcher natin para magamit pa rin ni Sir. Halimbawa,
tatanggalin niya lang kung isang layer ng setter, pwede niya pang lagyan ng hatcher. So try ko muna na papakita ko rin sa inyo na hindi sila talaga sabay-sabay magta-turn. So dito sa 40 gawin muna natin na 1, saka sa 42 1 din. Ayan, nakaano na siya. Every 2 minutes magta-turn siya. So ayan, nag-turn na siya. Ayan. Ayan. Unang na ayan, ito huli siya. Kasi nga kahit 2.5 RPM lang ang ating motor, hindi magsasabay-sabay ng ikot 'yan, kasi nga pwede, depende sa pasok ng kuryente ang kanyang ikot. Pwede siyang mag-turn ng counterclockwise at pwede rin siyang mag-turn ng clockwise. So kung hindi pa parallel nyo lang yung ating motor sa limit switch, pag turn niya, maaaring yung first layer ay umikot ng counterclockwise, yung second layer ay umikot ng clockwise, tapos yung third layer clockwise ulit. So hindi titigil ang motor hanggat kahit pa tinatamaan ng motor yung limit switch. Yun yung purpose na kaya every layer merong relay. So ayan, kung makikita nyo, dito nakaharap itong ating tray. Nakaharap dito sa akin ang swing nya. After 2 minutes, magta-turn siya sa kabila. So makikita nyo yung ating relay patay. Second layer, patay siya. Third layer patay. So ang ginawa ko kanina, 2 minutes lang muna ang interval para makita natin yung swing niya. So ito, naka-cantal coil na rin siya. Tapos 4x4 na fan ang gamit ko. Ang buga ng hangin niya papunta dun sa wall. Ayan, may papunta dun sa wall ang buga. 120 watts naka-cantal coil. So, tapos ito nga po pala yung aking ginagamit na pang calibrate na ngayon, GQF. So yun, maririnig ko lumagitik siya. Ano lang pala, sorry, ano ko lang, kaya pala tumunog kanina, hindi ko lang naitulak ng ayos. Wait lang natin ng 2 minutes. So lahat po ng layer na to, pag hinugot, wala ng contact. So ayan, tutulak nyo lang siya ng sagad. Itong ganitong thermometer nga po pala, magandang klase ito na pang-calibrate. Accurate siya. Hindi na rin, mas gusto ko itong gamitin kesa sa Brower. Ayan, nag-turn na po siya. Ayan, makikita nyo, buhay na yung kanyang relay. Ayun, nakapula rin sa second layer. Tapos sa third layer, nakapula na rin. So, indication na buhay yung ating relay. At yung ating tray, doon na po siya nakapaling sa kabila. So, ayun lamang po. Sana ay may nakuha kayong diskarte dito sa ganitong setup ko. So, maganda po ito kasi pag hila nyo ganyan, pag hinila nyo yung tray, so, wala nang dumadaloy na kuryente dito. Saka matatanggal nito. Drawer type siya. Madali siyang linisin. Kasi pag pinull out mo tong mga tray, malaki na yung space sa loob. Saka dati kasi combined setter and hatcher to. Binalik sa akin sa pina-upgrade niya, gawin ko na lang daw lahat ng setter. Ayan, setter na lang po. Setter na lang po lahat 'yan. So, ayan.
hanggang dito na lang po muna. Sana may nakuha kayong diskarte dito sa aking in-upgrade na incubator. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.